Ngayong mainit ang panahon, pag-usapan natin ang mga simpleng paraan sa gardening na maaari makatulong sa atin upang kahit paano ay makatipid tayo sa oras ng pagdidilig at upang mapangalagaan na rin ang ating mga tanim sa matinding sikat ng araw. Karamihan sa aking mga tanim na gulay ay nakatanim sa mga self-watering pet bottle. Ngunit marami pa din ang mga nakatanim sa mga malalaking container at iba pang mga upcycled material. Kaya kapag mga ganitong panahon ay mas mabilis na matuyo ang lupa at mas nangangailangan ng palagi ang pagdidilig. Ngunit may mga paraan para maiwasan ito at ito ang mga simpleng tips o technique na maaari nating subukan. Ang mulching ay ang paglalagay ng anumang tuyong bagay sa ibabaw ng lupa. Ito ay ginagawa na ng mga gardeners at magsasaka, libu-libong taon na ang nakakalipas. At hanggang ngayon ay patok pa rin itong teknik upang mapabagal ang pagkatuyo ng lupa. Ang anumang bagay na nilagay natin sa ibabaw ang unang sasagap ng init ng araw. Kumbaga, ito ang nagiging pananggalang ng lupa. Naaantala ng ilang oras ang pagkatuyo at syempre malaking tulong ito sa atin upang makatipid na rin tayo sa tubig at dalas ng pagdidilig. Maaari tayong gumamit ng mga tuyong dahon, sanga, ubunot ng nyog o anumang bagay na available sa inyong lugar. Ang ganitong improvised slow-release watering system ay upang mas mapanatili ang moisture ng lupa sa mas mahabang oras. Nakakatulong ito lalo na kung tayo ay nagtatanim direkta sa lupa. Bukod kasi sa container gardening ay nagtatanim din ako sa paligid ng bahay o sa mga bakanting espasyo. Ang tawag po dito ay inland planting o inland gardening. Bukod sa tela ay maaari tayong gumamit ng foam o sponge. Pagkatapos ay maghukay malapit sa tanim o sa pagitan ng bawat tanim. Ang ganitong paraan ay maaari din gawin sa mga malalaking container. May mga pagkakataon na kahit nagdilig na tayo sa umaga, pagdating pa lamang ng tanghali ay tuyong-tuyo na ang lupa. Makakatulong ang ganito upang maantala ang pangangailangan ng halaman sa tubig at maaaring umabot hanggang sa hapon. Ang pagkakaroon ng damo sa loob ng paso o malapit sa tanim ay isang sanhi din ng mabilis na pagkatuyo ng lupa. Ang mga damo ay kumukonsumo din ng tubig at sila ay nagiging kaagaw ng ating tanim. Kaya panatilihin natin ang palagi ang pagdadamo.
Nabanggit na natin ang kahalagahan ng mulch o mulching sa garden. Pero hindi lang yan. Ang mulch ay nakakatulong din upang maitaboy ang mga palaka na kadalasan ay tumatambay sa ating mga tanim tuwing gabi at madalas ay nakikita pa natin sa umaga. Halimbawa, kapag naglagay tayo ng mulch ay hindi na nila mailalapat na maayos ang kanilang katawan at sila ay aalis. At kung talagang pinoproblema mo ang mga palaka ay maaari kang gumamit ng mga barbecue stick o anumang matulis na bagay. Maging ang mga nagamit natin sa party o okasyon ay pwede nating magamit sa garden. Mahalaga ang sapat at tamang pagdidilig sa halaman. Huwag hayaang sobrang matuyo ang lupa at huwag naman na laging basa. At upang malaman natin, itusok ang buong daliri sa lupa. Kapag ito ay nadumihan, huwag munang magdilig. At kung ang daliri nyo naman ay malinis, ibig sabihin ay kailangan munang magdilig. Ano pa man, ang pagdidilig sa ating mga halaman ay laging nirerekomenda sa umaga at sa hapon. Ngunit sa mga pagkakataong sobrang init ng panahon at tanghali pa lang ay tuyong-tuyo na ang lupa, huwag nang hintayin ang hapon. Diligan ang halaman upang maiwasan ang unti-unting pagkatuyo ng mga dahon at pagkakaroon ng mas malaking pinsala. Kanina ay naipakita ko ang isang uri ng halaman na may maliliit na dahon. Ito ang tinatawag na limeberry o sa amin sa Bicol ay tinatawag namin itong limonsito. At pagkalipas ng 3 taon mula sa pagpupunla mula sa buto ay nag-umpisa na itong mamunga. Sa mga nakakaalam sa halamang ito ay paki-comment naman kung ano ang mga uses o pinaggagamitan ng mga bunga nito. Baka may iba pa kayong mairerekomenda. Ito po si Kuya Don at muli ay maraming salamat sa iyong panonood.